Hello guys, welcome back to my channel, Wayang Lakotsoreng FW. By the way guys, meron na naman tayong topic na i-discuss ko sa inyo. I-discuss ko about sa kung kailanganin ba ninyo na magpa-vaccine. Ano gaano ba ka-importante ang vaccine guys? Makakapasok pa kayo ng Singapore kapag wala kayong vaccination. Guys, i-discuss ko sa inyo. Ang MOM nag... saglit lang ha, babasahin ko sa inyo. Okay. Ang MOM guys naglabas ng The Ministry of Manpower MOM on Friday, August 6 announced it will issuing entry approval for this group in a safe and calibrated manner. Higher risk places currently include all countries and regions other than New Zealand, Brunei, Mainland China, Hong Kong and Macau and Taiwan. Guys, mahaba to, as in ang haba talaga. Kaya hindi ko na siya babasahin. Hindi ko na siya uubusin na babasahin. Pero guys, isusulat ko ito, itong lahat na to na nakasulat dito, isusulat ko siya sa disclaimer ko sa video ko na to dyan sa baba. I-click nyo lang yung sa baba. Okay, video to guys, diba? Example ko sa inyo ha. Kung pupunta kayo sa... Pupunta kayo sa YouTube, meron kayong papanoorin na video, like for example, ito, okay, video yan, diba? Click nyo lang yan, i-click nyo yan, itong video ko na to, tapos sa baba nito guys, yung title, i-click nyo yung title, may lalabas dito na, lalabas yan dyan guys, ibig sabihin, merong, yan yung disclaimer guys, kaya click nyo lang yan. Para mabasa nyo, kayo na lang magbasa ng iba pang words na nakasulat dito guys sa MOM. Pero guys, advice ko sa inyo, like for example, yung mga nag-a-apply at saka yung mag-a-apply papunta Singapore, guys, mas maganda talaga na magpa-vaccine kayo kasi sinasabi dito sa MOM na, sinasabi dito na yung bagong release nila, yung bagong release nila na announcement, hindi kayo makaka-entry or hindi kayo makaka-entry sa Singapore, hindi kayo makakapasok at hindi kayo makaka-flight kasi bago kayo sumakay ng eroplano, kailangan nyo ipakita yung papers nyo na vaccinated kayo, which is bago kayo mag-boarding at saka bago kayo boarding. Oh, bago kayo mag-boarding guys, at saka ano ba yung tawag doon, nakalimutan ko. But anyway guys, sabi dito guys na kailangan traveler, basahin ko yung iba ha. Traveler will be considered fully vaccinated 2 weeks after receiving the full doses of any COVID-19 vaccine, sorry. Under the World Health Organization Emergency Use Listing. Okay guys, ito yung mga vaccine. Ano-ano ba na brand ng vaccine na available at pwede nyong ipa-vaccine guys. Ito. Ito guys, nakasabi ito, Health Organization's Emergency Use Listing. This include the Pfizer, BioNTech, Comirnaty, and Moderna vaccine as well as the vaccines made by Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Johnson & Johnson, and the Serum Institute of India's Covishield vaccine. Pasensya na kayo guys, pero sa pagbabasa ko, yung lalamunan ko kasi. Pero anyway guys, huwag kayong mag-alala kasi ilalagay ko lahat ito sa disclaimer. Basahin nyo guys, okay, hanggang matapos para maintindihan nyo. Mas maganda yung kayo na yung magbasa at saka para maintindihan nyo rin guys, okay? And then, meron din ako guys mga sasagutin na question nyo guys, mga katanungan nyo, like for example, ang katanungan ni Mary Ann Gloria 08, okay, ito yung katanungan niya, saan yung agency mo ate, saka ilang months ang salary deduction? About sa agency,
Mary Ann, pwede ka magpasa ng papers mo sa akin tapos papasa ko sa agency ng friend ko sa Singapore kapag meron ka ng employer na kapag nahanapan ka na ng employer ng agency sa Singapore saka ka pupunta sa agency sa Pinas which is nasa Makati lang yun. I-re-recommend mo lang kita doon sa agency ng Singapore pero magpasa ka muna ng mga papers mo, okay? And then doon naman sa pangalawang katanungan mo, ilang months ang salary deduction? Meron akong ginawa na video about this. Kapag lumabas yung link dito, i-click mo lang yan tapos lahat doon naka-explain. Na-explain ko na doon. Or pwede rin na ikaw na mag-search dyan sa playlist. Pero ilalagay ko rin yung link dito, okay? And then sa pangalawang katanungan, katanungan naman ni Angel Diamond. Angel Diamond, hi to Angel Diamond. Paano po pagsira ang ngipin? Makakapasa pa kaya? Okay. Kapag ikaw ay nagbabalak mag-abroad or mag-apply, kapag meron kang sira na ipin, kapag sira yung ngipin mo dito sa front, pwede mong ipapaayos yan or ipapapasta. Or let's say, sa medical kasi guys, meron medical chances. Ang agency merong medical. Kumbaga, meron sila sariling clinic. Kapag pinamedical ka nila, kung sira yung ngipin mo, inaayos nila yan. Ayosin nila yan. Pero kung ako sa'yo, advice ko sa'yo, bago kang mag-apply, dapat ayusin mo muna yung ngipin mo. Like for example, yung front, ang pinaka-importante guys kasi yung sa harapan, yung harapan natin. Kailangan walang makitang sira dyan kasi natural, nakaka-distract yan at saka hindi masya. At saka I'm sure na hindi ka makakahanap ng employer agad kapag sira yung ngipin mo. Kaya lahat ng mga agency kapag may sira yung ngipin nyo, pinapaayos nila. At saka para bago ka mag-apply, complete yung ngipin mo. Kasi walang employer na mag-hire sa'yo kapag sira yung ngipin mo sa labas. Okay guys, dapat malinis kasi kasama yan sa medical. Sana nasagot ko yung katanungan mo. And then okay guys, yung iba dito guys, nasagot ko na to. Tapos yung ibang mga katanungan nyo, guys, meron na akong mga nagawang video sa nakalagay doon sa playlist guys. Kapag hindi nyo mahanap guys sa dyan sa wall ko, puntahan nyo yung playlist ko guys, tapos search, andun lahat guys. Kapag meron naman kayong hindi talaga mahanap dyan na video at na masagot yung mga katanungan nyo, pwede nyo akong i-message sa video ko na to. Click nyo lang, mag-comment na kayo dyan sa baba, or pwede rin kayo na message nyo ako sa Facebook ko or Facebook page ko guys, nakalagay dyan Facebook link ko sa my profile pic ko, profile pictures. Click nyo lang yan guys, and then meron same name lang din ng video YouTube channel ko, Weng Ang Lapacharango FW. Or kapag ikaw naman ay gusto mo mag-apply, pwede kang magpasa ng mga requirements mo sa WhatsApp ko. Tapos guys, kapag meron pa kayong mga iba katanungan, guys, dito na lang sa video magtanong kayo sa baba. Kasi nag-update ako dito every week. Ngayon, pag sa WhatsApp kayo, pag nagtatanong lang kayo, hindi ko kayo masasagot. Kumbaga, hindi ko kayo masasagot on time kasi nga busy ako. May work kasi ako guys, tapos itong video na ginagawa ko naman ay every week lang. Nag-upload ako every week, tapos nag-check din ako kapag free time ko sa video ko, sa mga katanungan nyo guys. But anyway, kapag meron pa kayo ibang mga concern or mga katanungan guys, just comment below. And then, kapag meron din kayong mga friends na gusto mag-apply sa Singapore, recommend nyo sa akin guys, okay? And then, pero guys, ngayon kasi guys, medyo mabagal makakuha ng employer kasi nang dahil nga sa pandemya guys. But anyway guys, sooner kasi nga sinabi nang dahil din dito sa bagong nilabas na protocol o announcement ng MOM guys, merong tendency na sooner magbubukas na uli ang
border na Singapore. Kaya mas mapabilis yung pag alis ng mga gusto magtrabaho papunta Singapore, guys. But anyway, gusto niyo talaga, guys, kailangan talaga, guys, meron kayong vaccine na bakunahan kayo, kasi kapag hindi kayo nabakunahan, hindi kayo maka-entry sa Singapore, hindi kayo makaka-flight. At saka, guys, kailangan niyo magdala yung papers, guys, yung medical documents niyo, kailangan dala-dala niyo yun, guys, kasi papakita niyo yan sa airplane, papakita niyo bago kayo sumakay ng eroplano. At saka pag nag-entry kayo, pag bumaba na kayo ng, pag nandun na kayo sa airport ng Singapore, papakita niyo rin yan, kasi hinahanapan ko yun yan. Ngayon, kung wala kayo yan, pag hindi kayo naka hindi nyo na ibigay yung lahat na requirements na kailangan ng Singapore, hindi kayo makaka-entry ng Singapore, guys, kasi ayaw nila mag-gress na na yung taga-ibang bansa ay magdala ng another virus sa bansa nila. Kaya, guys, kailangan bago kayo mag-flight, or kapag meron na kayong employer, pag nag-flight kayo, huwag kayong mag-alala, kasi kapag sa agency ko na nire-recommend ko, kay tawag nun, lahat na requirements sasabihin nyo sa inyo bago kayo mag-flight. Kumbaga, dala nyo yan para hindi masayang yung pag-flight nyo papunta Singapore kapag ikaw ay gusto mag-apply papunta Singapore at kung meron ka na employer. Okay, guys, yan lang muna sa ngayon, guys. Sana wag nyong tawag nito. Sana meron kayo na sana meron kayong natutunan sa video na ginawa ko na to, guys. And then kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na lang video ko. Kapag gusto mo na ma-notify ka sa mga bago kong video na i-upload, click mo yung bell notification. And then, guys, kapag meron ka pang katanungan, just ask me in this video down below. At saka, guys, paalala ulit yung about sa announcement ng MOM. Lahat yun na hindi ko nabasa dito, guys, i-type ko na lang dyan sa disclaimer ko. Tapos kayo na lang ang magbasa. Okay, guys? Yan lang muna sa ngayon, guys. Bye-bye.